Okay, mabuhay, maligaya ang pagbabalik sa aking YouTube channel. Anyways, ongoing po ngayon ang actually press con and at the same time story conference ng pelikulang Kaka. Ang Kaka po ay gagawin pa lang, kaya nga story con pa lang. At syempre, ang bida dito, introducing dito, ay si Sunshine Gimari, ang bongga-bongga. Alam niyo na, sikat siya sa YouTube, di ba? Siya yun yung parang ang laki-laki ng bube. So, marami siyang followers or subscribers na lalaki. Pero ito, sir, ang maganda rin dito, ilo-launch din si Ion Perez, ang jowa ni Vice Ganda bilang leading man. At syempre, napakaraming bed scene or love scene ito. So, si Ion, kasi obvious naman na parang ngayong Zoom, eh parang syempre nasa bahay siya, baka nasa tabi lang si Vice Ganda, kaya hindi siya masyado makasagot. Kaya yung tanong ko kung handa bang makipag-love scene, so yun, medyo hindi niya pa mga syadong mahimay. Unlike si Sunshine Gimari nga, ay parang game na game naman, okay na okay. At syempre, ayun na nga, since on cam, si Sunshine Gimari ang unang-unang makakatikim kay Ion Perez, diba? Kasi nga, let's face it, may bed scene, love scene, kissing scene, dahil partner sila eh. May leading man siya. So, ano, ngayon palang nakakaramdam na ng takot si Sunshine Gimari. At dahil talaga, at yun na nga, meron siyang parang pakiusap kay Vice Ganda. Actually, wala rin siyang problema kay Ion. Ang natatakot siya kay Vice Ganda. Bakit nga ba siya natatakot? At teka lang, si Vice Ganda ba ang tipo ng artista na nakikialam sa trabaho ng kanyang boyfriend na artista din? So parang ganun yan. Ano? So eto po ang sagot nila. Tingnan natin. Eto, start pa lang to ng press con. Simula pa lang to. Abangan natin pag nakagawa na or nagawa ng love scene at pinopromote na. Doon baka mas mag-iba ang ihip ng hangin. Mas medyo umingay pa ang sitwasyon. So panoorin po natin to, guys. Morning. Karakter ko sa Showtime, parang nakaka-pressure po para sa akin yung karakter ko dito. Yung unang pinikula na ako po yung leading man, kaya so parang mas doble po yung pressure na nararamdaman ko. Parang excited ako gawin kasi medyo ganun ka sa barkada mo, parang straightforward ka sa mga advice mo, sa mga payo mo, ganyan. Nirerekta mo talaga sila. So, excited po ako makatrabaho sila and paano ko lalaruin yung character dun sa mga linyahan niya. Medyo pressure. Yung pressure nasa ko talaga. Kasi in between ako ng dalawang lalaki. And then, sa pagsisexy, I hope kakayanin. And buhos lang siguro kung ano yung hinihingi bilang isang sexy star, kakayanin at gagawin yung character na hinihingi. Yun. Okay, magandang gabi. Ang hirap ng isang tanong lang, parang mag-focus sa isang artista lang yung tatanungin. Parang ganun ba? Kahit kanino po. Ah, okay, sige. Hindi, tuhugin ko na kay Sunshine tsaka kay Ion. Siyempre, parang kayo yung partner dito, di ba? Gaano ka sexy? Gaano ka tindi? May love scene ba? May bed scene ba? And how far, gaano kayo ka-willing gawin yung mga yon? Yan po ang aabangan ng mga tao yan. Mysterious. Yan po yung aabangan ng mga tao dyan. Hindi. Yan parang yung sinasabi ko, abangan nila. Hindi. Willing ka ba? Willing po saan? Sa bed scene with Sunshine, kasi since launching movie, ito parang title pa lang, concept pa lang, sexy ni. Yung parang ganon. Siguro kung ano po yung dapat. Yun lang. Kung ano po yung dapat na gawin, siguro yun po. Okay. Sunshine, ikaw. Feeling ko nasa harap niya ngayon si Vice.
my bed scene, daring yung movie na to, yun yung dapat ko talagang paghandaan kasi medyo sensitive and pang-adult yung movie. Mm-mm. Yun. And willing and ano naman ako. And ayan. Willing ako mag-adjust sa it kay ayon. Meme, pahiram ha, pahiram. Yun nga kasi parang yung parang follow up question eh. Hindi ka ba natatakot? hindi ito na last na lang, Sunshine. Ang anong pakiramdam na finally ilo-launch ka na as bida? Kasi 'di ba parang dati YouTube lang eh, napapanood ka lang namin, tapos ngayon eto lead star ka na. At bubuka-bukaka ka na. Hindi ko ma-describe yung saya and pasasalamat to my Viva family. Ewan ko, hindi enough yung pasasalamat talaga. And dapat suklian ko yun na 10 times na hindi ko to aanuhin ang opportunity nito. Kaya ano yung hinihingi, yun talaga yung ibibigay ko. Ang saya and thankful yun. Ah, okay. Sige, thank you. And tomorrow, patuloy pa yun. Huwag kong sabihin sa'yo na ganun kabigat yung mga makakatrabaho mo. Dinaga ba yung dibdib mo? Mas tinaga ako kay Ayon. Mas nano ako. Kay Ayon talaga. Kung kay Ayon lang, I know si Ayon mabait. Meron na beauty, nasa kanya na lahat. But pag kay Meme, bow down kasi ako kay Meme. Parang feeling ko, Meme promise, ano ba, ano ako eh. Pagdating kay Meme, medyo may ano ako, may parang may wall. Parang ano ko siya, parang ano, very good mother na hihiram ako ng ano. Bas-bas. Yung feeling na gano'n. Hihiram ng leading man. Hihiramin ko muna. Parang yung isang gabi lang. Parang ka ng bas-bas. Parang ganun. Yun. Eh, Ayon, meron bang restrictions eh, Vice? Hindi, ang sabi naman, ang ano ko naman po sa kanya, yung nagulat nga po ako na alam naman po natin na ako alam niya na maiyain ako. Ikaw, kaya mo. Sabi niya ako, hindi naman lahat ng tao nabibigyan ng ganitong pagkakataon ng opportunity. Sabi ko, try ko, subukan ko. Para naman yung abs ko, lumitaw naman kahit mo. So parang si Vice na ang manager mo, parang sa kanya ka nagpapaalam. Nag-ano naman po, humingi po ako ng tips sa kanya kasi alam naman po natin si Meme na pagdating sa kanya, professional naman po siya. So yun, na sinuportahan naman po ako. Ayun, hihingi tayo ng bas-bas. Actually, ang exciting itong project. Gusto na ako yung makita kung paano kung itatawid dito. Alam nyo. Correct. Exciting eh. Ganda. Good luck. Thank you po. Thank you po. Si Madam Gina. Osa. Ako, na-feel ko yung gaan. Mas pinakabahan kasi ano eh, basta nakikita ko lang kayo sa, syempre sa mga pelikula, ang dami pelikula and napaka-overwhelmed na, kaya paglabas niya kanina ko, oh my God, siya yung lola dito for sure. Kaya na-excite ako and sana talaga na ano, nakaka-pressure. Hindi ko ma-express yung buong detalye pero yung pressure is nandun, nakasama ko sila. Kapag nalimu? Ah, okay. The love. Yun yung ano, ewan ko kung nakakatakot kasi syempre sensitibo ang magagana. Nandun sa kibal, ganda. Oo, isa yun. Pangalawa, lagot talaga ako. Isang ano ko lang dito, isang scene na parang magbibigay na
ng ano, yun na, lagot na ako. Hindi ako natatako talaga. Thank you and good